เฮ้ยนาการิตKumusta kayong lahat dyan? Panibagong araw na naman and panibagong reaction video na naman yung gagawin natin. And syempre, this is Amazing Janus, ang inyong amazing friend. And kung bago ka nga lang sa aking channel, isubscribe mo na yan at huwag kalimutang i-click ang bell button para naman updated ka sa aking mga newest and upcoming videos. And hello again guys sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, and good evening kung nasan man nga kayong lupalop ng mundo. Thank you for watching and mag-ingat tayong lahat, okay? So, ayun na nga, di ba? Another reaction video na naman tayo. And syempre, super excited na naman tayong gumawa kasi panibagong araw na naman at panibagong paggawa na naman ng reaction video. And hello, guys, sa inyong lahat! Kasi alam nyo, guys, may good news nga pala ako sa inyong lahat. Okay, today, naka-reach na tayo ng 5,000 subscribers sa ating YouTube channel. Di ba? Nakakatawa! Yeah! 5,000 subscribers na tayo and sobrang nakakatuwa. Sobrang thankful ako and grateful kasi because of 18, because of SB19, dahil sa pagre-react natin, everyday may nadadagdag na subscribers, everyday nagkakaroon tayo ng maraming kaibigan. And thank you so much guys kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi natin marireach yung subscribers na nakuha natin ngayon. Diba? So thank you talaga. So ngayon, bago ko nga ito simulan guys, gusto ko munang magpasalamat sa lahat ng nanood ng aking latest reaction video about sa MTV Asia. Ayan, sa kanyang pinareform doon na Love Goes. Kung napanood nyo na nga yan, ayan, magaling kasi napanood nyo na. Eh, pero kung hindi nyo pa napapanood, guys, ayan, nandyan lang yun sa may description box. Panoorin nyo, for sure, mag-e-enjoy kayo, okay? So, ngayon, another reaction na naman. And, syempre, hindi mawawala ang pa-shoutout natin sa mga 18 na laging nakasuporta sa atin. So, shoutout sa lahat ng mga 18 and magbasa muna tayo ng mga amazing comments nila, okay? So, simulan natin kay Frances Berrio, sabi niya, naku Janus, maghunos dili ka muna, nakakatuwa ka mag-react sa mga SB19 natin. Haha, nakakagising tuloy. Fellow 18 dito sa New Jersey, USA. Buti naka-low yung volume ng earphones ko. Diba guys, alam niyo yun? Diba nakutal-utal na naman tayo? And sobrang nakaka-proud kasi around the world talaga yung mga fans ng ating mga boys sa SB19, diba? And sobrang nakaka-proud kasi buong mundo yung sumusuporta talaga sa kanila kasi deserve talaga nila yan, diba? Sabi naman ni Mary Grace Mira, ha, grabe ka po makareact, nakakahawa po yung tawa mo, lumalabas na naman po yung pagkatalandi mo po. Hehe. Sorry naman. Ayan, shout out sa'yo, Mary Grace, ha. Thank you so much. And sabi naman ni Franz Panganiba, ng isa sa mga friendship natin sa 18, sabi niya, totoong ibang atake ng kantang to. Para daw to sa minahal na namatay. So galit siya sa mundo kasi naiwan siya ng taong mahal na mahal niya. Pang MV level na to kahit performance pa lang. Artist of the month sila ng MTV Asia. Anyway sis, bihira lang ako mag-comment sa mga reaction videos mo. Pero alam mo naman siguro ang support and love ko sa'yo. Salamat for being my friend. Dahil sa SB19, nakatagpo kami ng friend na katulad mo. More power sis, love you mo. Grabe no, nakaka-touch kayo. And sabi ko nga, sobrang thankful talaga ako kasi nakaroon ako ng mga kaibigan na kagaya nyo. Kayo nila Franz, nila Rachel, Andy. Grabe, ang sarap lang talaga sa feeling. And ito yung talagang dream ko, yung makaroon talaga ng maraming kaibigan. Especially yung nangyayari ngayon. Sabi naman ni May Buazon, ito rin, isa to sa mga friendship natin sa 18 na lagi nakasuporta. Sabi niya, wala ako sa premiere mo, ma'am, dahil kagigising ko lang, di ba? Late na naman, May Buazon. Tapos itong reaction mo yung mabubungaran ko. Sabi niya, panis, nawala yung anto ko. Sabi niya ganyan, ganito din ako, kiligin kahapon nung napanood ko to eh. Nakita ko kung paano ka na-atake ng kantang to with their performance. Yung tipong mapapa-wait lang, ba't ganyan? Di ba? Wait lang? Ba't ganon? Oh my God! Ang lapit, ba't ganyan tumitig? Same, Memsh. Same. At all in fairness sa'yo, tumatalos na ang mga mata mo sa observation ng kanilang gawa ng compliments. I'm so proud of you and happy with your progress. Road to 5K subs ka na. Congratulations in advance kasi i-claim ko na. Love you, keep safe, and God bless you. Bawing-bawi ka today.
Oh my God, thank you so much talaga, May Boson. And na-reach na nga natin yung 5,000 subscribers. And sobrang thank you talaga sa inyong lahat. And I really appreciate yung effort, yung time na binibigay niyo sa akin. Especially kapag hindi yan about SB19, nandyan pa rin kayo to support me. Maraming salamat talaga. And I love you guys talaga. So ngayon, simulan na natin ang reaction video. Kasi nagtatagal na naman tayo. Dami na naman nating pachika for today. So ang gagawa natin ngayon, ng reaction video is para dyan sa may mga bias kay Sejun. For sure, ang dami-dami nyo, diba? So, ang gagawa natin for today is yung SB19 member Loki Terrified of Sejun. So, tingnan natin kung anong ganap dito. And shoutout kay Rachel Andy na nagbigay na naman ng isang video na gawa natin ng reaction video. And then, after this, guys, gagawa na natin yung kanilang mga personal vlogs, okay? So, simulan na natin and let's go. SB19 Loki Terrified of Sejun. Nabi, this is how the members describe Sage. Talaga ba? Inaano ko kayo, ngiti lang dapat tayo, boy. Hoy! Ayaw nila pansinin. Hoy! Nagalit! Hoy po! Teka lang ha! Hoy, teka lang din sa part na yun. Alam nyo ha, para nagulat talaga ako din sa sinabi ni ano, ni Sejun, no? Yung kay Jassy na, Hoy! Walang po, walang gan. Napapotuloy si Justin. Pero diba, tama naman yung sinabi doon ni Sejun, diba? Pag mas matanda sa'yo, try to respect pa din. Hindi try, gawin mo talagang rumispeto, especially sa nakakatanda sa'yo. Lalo na kung meron kang hinihinging favor, may inaas sa'yo, or may inaas ka sa tao, diba? Kailangan may pasuyo, or may po kung mas matanda sa'yo, diba? And, totoo ba, nabugnotin si Sejun? Hindi ko alam ha. Ngayon ko lang nalaman sa video na to. And, parang, hindi naman halata sa face niya, di ba? Kasi mukhang, alam niyo, sweet lang si Sejun, parang seryosong tao, pero hindi ko nakakita bugnotin siya, kasi masayahin siya eh. Okay, panoorin ulit natin ito yung showbiz live. Ayos! Ay! Ay, gusto ko yung naisip na agad sa'yo. Ah! Hindi ko po hindi yung ako. What? Bakit? Bakit? Defend yourself. Matagal po ako mag-makeup, pero mabilis po ako mag-makeup. Ayan, nagtatalo! Nagtatalo yung mga manuko! Okay, Sejun, matagal talaga siya mag-makeup. So, kailangan niyang makuha talaga siya. Hala, ayaw niyang pumayag! Minsan po. Depende po. Depende. Ayan na po natin yung game. Magkakaaway ba magkatapos? Okay. Sino yung pinaka-picky or ma-artist sa pagkain? Ayan! Parang... Hindi na lang ko tinuturo, nagde-defend na siya. Hindi po. Ba't baka nag-explain? Hindi naman ako yun. Si Sejun! Talaga ba? Hindi ko alam. Sa totoo lang, sa palagay ko po, sa akin. Nang-aasar pa si Kate! Kasi ito po talaga, kasi po yung mama ni Sejun, masarap po magluto. So pag nakakatikim po siya ng ibang ulam, parang yung standard niya ng luto, nandun na sa mama niya. So parang nilelevel niya po na, luto ng mama ko. Lagi siyang ganun. Tama, same. Hello! Hello, motherfucker! Hindi, wala ko sinabing, hala, wala ko. Oy, teka lang ha, pause muna natin doon. Alam niyo guys, parang, eto ha, dun, kasi sa grupo nila, si Sejun kasi yung pinaka-leader eh. Siya yung pinaka-leader, so pinuno, diba? Pero nakikita nyo how they respect Sejun. Parang pagkain sa ganung biruan, parang natatakot silang magbitaw ng joke or what. Kasi nga, parang nire-respeto talaga nila si Sejun. Parang, alam mo yung parang ayaw na lang nilang magsabi ng si Sejun yun, parang pinag-iisipan nila, lahat kay pinuno, diba? Eh, yung sinasabi kasi ni Sejun dito, yung tinutukoy kasi dito na si Sejun dahil pihikan sa pagkain, normal lang yun, guys. Actually, ako, pihikan din ako sa ulam eh. Ayoko yung minsan paulit-ulit. Kasi,
may time talaga guys na alam niyo yung parang naulam mo na tapos iuulam mo naman ulit. And meron talaga tayong pagkain na hindi gusto. Pero sabi nga nila guys, 'di ba? Be grateful kung ano yung nakahain diyan sa lamesa or what, kung ano yung nandito for today, kung ano yung nandiyan. Blessing kasi 'yon, 'di ba? So we need to eat, 'di ba? Hindi natin kailangang mamili. Pero kung meron naman tayong options at kailangan naman na, kaya naman nating bilhin kung ano yung gusto nating kainin or kaya nating bilhin yung mga gusto natin na pagkain, di ba? Why not naman, di ba? Kasi kung pinagtatrabahuhan mo naman yung isang bagay, di ba? Ba't hindi mo gagawin or hindi mo ibibigay para sa sarili mo, di ba? So, okay, game. At wala po si Sejun, hindi mo siya kasama. Iwala po siya. Nakikita niyo. Napakagaling po kasi. Si Ken at si Seb lang. At ako at si Josh. Bakit yung buho ko lumambot na? Ang ganda na kaya ng buhot ni Stel. Bakit wala si Sejun? Naiwan niya yung passport niya. Anong tawag niya, Sejun? Anong tawag niya, Sejun? Alam ko. Hoy! Oo nga! Scared! Nakabute! Si Sejun ko. Pag nakakarinig siya ng konting maling pitch, titingin siya. Talaga? Ganun siya, parang konting irritable na siya, konting fits na talaga. Ay wait lang ha, post ko dun ha, sa akin lang ha, point lang ha, as a leader kasi, 'di ba, pag kasi leader ka, parang handle mo lahat talaga ng isang grupo, kumbaga ikaw nga yung pinaka leader, 'di ba? So behind your group, okay, kailangan talaga ikaw yung nagche-check, parang though hindi ka naman kasi perfect eh. Kahit pag leader ka kasi hindi mo naman masasabi na perfect ka na talaga, di ba? So siguro, kaya lang ganun si Sejun is syempre gusto niya talaga is maganda yung kalabasan, which is good naman. And para rin naman yun sa kanila or para rin naman yun sa mga kagrupo niya. Kasi di ba, sabi ko kahit hindi ka perfect, kung may napapansin ka na mali, okay lang yun. At least tinatama mo yung mali, di ba? Okay lang yun, di ba? And hoy ha, saludo ko kay Sejun sa pagiging gano'n niya kay Stel na parang kahit yung konting pitch lang. At least, di ba, may nakikita siya na pwedeng itama ni si Stel, di ba? At least, di ba, and importante siguro yung nakikinig talaga tayo sa leader, di ba? Alam, ang dami kong natututunan ngayon dito about kay Sejun na, okay, most likely to be clumsy or torpe. Hello? Paano? Wait lang, paano ako nag-torpe? Torpe naman pala, Rachel eh. Sabihin natin. Alam ko, matagal na tayong magkakasama dito. 4 years na tayo dito. Parang meron ka na nag-torpe sa ako. Alam niyo mukha ni Sejun, tingnan niyo. Parang nai-imbier na na. Kasi, parang dati. Huwag na natin ikaw. Ang ano po, marami tayo na pandaan. Oh my God, laglagan! Hindi tayo nagtatagal. Sa bagay, marami na rin nasulat na kanta. Diba? Tama po yan. Labi eh. So kayo mga labi. Nai-imbier na. Magdutin niya! Birthday mo. Ang sarap ng lobby, no? Ano yun na yan? Ayan, diba? Dead baka boy. Pagbigyan naman kami ni Lord. Na makasama si Stel. Kasi ang gwapo ng bebe ko, no? Yes, totoo. Hindi siya pwedeng mawala. Okay lang sa akin na maiwan ako. Ay, gusto ba tulog? Alam ko, in care na ako, bebe ko. Kasi po, kahit iba-iba yung person natin, madalas po kami talaga nag-aaway. Kasi nagtatanong kahapon. Pero po, ayun po kasi... Sejun po. Oh, ano yun? May mundurin po siya na parang pag sa recording namin, pag out of ano po, out of tune, tas ganyan siya. Ganyan po siya pag sa record, magre-record po kami ng kanta. Tas wala sa tone na po, minsan nag-sharp or nag-flat po gumagamit siya.
Yoni! Manok, stop! Parang ginagaya po namin siya. Ang ingay mo lang, get kiss mo! Parang ginagaya namin siya. Buti, ano, okay ka lang dun, Sed. Yun, okay lang naman. Parang, mas more, ano ba, na-offend ka ba? Or hindi naman? Hindi. Or, hindi ko kasi napapansin talaga. Oh well, mannerism nga, hindi natin yan talaga. Tama ka naman doon. Ikaw talaga, Sejun. Tama. O, sino pa? Teka lang ha. Alam nyo, yung din sinasabi ko, no? Tinan nyo, sinasabi nga ni Ken na every time daw may flat, yung pitch daw, di ba? Yung may mali, gumaganon si Sejun. Kasi nga, as a leader, importante yun, guys, di ba? Kasi nga, handle mo yung grupo mo eh. Kumbaga, ikaw yung may hawak sa grupo mo, ikaw yung pinaka-leader. So, as a leader, gusto mo talaga is perfect yung kalabasan, yung performance or yung ginagawa mo. Which is good naman, di ba? Kasi, ganun talaga yon kapag leader ka, kailangan tinatama mo talaga yung mali ng mga kagrupo mo kasi ikaw yung leader and kailangan nakikinig ka talaga sa leader mo, di ba? Gusto ko po ano yung parang ano, nasa labas, sa labas, outdoor. Tapos, outdoor dito. Pwede, parang glamping style na ganyan. Ay, yeah. Looking sa stars, ganyan. So, medyo similar kayo ng date ideas, no? Ano? Hindi! Kalandre. Ang pinaka gusto ko po malaman yung thoughts nung... Imbiher na lang! Bye! Tapos natin sa gulay! Ang ganda ng boses, oh! Di ba? Oy, met-met ka talaga yung tawa ni Ken. Bagay na bagay talaga kami. Alam nyo guys, ang dami kong natutunan dito sa anyo ha. Terrified of Sejun ha. And ang ganda kasi mas makikilala mo talaga si Sejun dito, di ba? Like sinasabi nga ng kagrupo nila. Pag kasi sinabi na ng kagrupo mo and matagal mo nang kasama, like sabihin nila, bugnutin si Sejun, mabilis mainis, di ba? And napaka-perfect, perfectionist na tao. Di ba kasi nga parang tinatama ni Sejun yung mga mali nila as a group or ng mga kagrupo niya. Which is good yun, guys. Kasi nga, kailangan mo talagang itama yung isang mali, di ba? And as a leader, kailangan gawin mo yun and part mo talaga yun. And alam nyo ha, feeling ko, kaya talaga si Sejun minsan parang mabilis mainis, di ba? Kasi nga, leader eh. As a leader, alam nyo, actually, mahirap maging leader ha. And be a leader is, mahirap talaga yan. Very difficult yan. Very difficult. Kasi, ang dami niyang role. Napakadami niyang role. Kailangan, lagi kang may panibagong idea. Kailangan, meron kang naiisip na bago. Di ba? Yung parang hindi pa nailalabas. Kailangan, yung utak mo, advance. Kasi leader ka, kailangan kayo yung laging nakakaisip kung ano yung una, kung ano yung pinaka-latest, and kailangan kayo yung pinaka-pioneer pagdating sa mga kung ano yung pwedeng idea na ilabas, di ba? Yung mga i-perform, di ba? And nakaka-proud si Sejun doon, di ba? And alam nyo, natatawa rin ako dito sa mga boys na to, no? Kasi sabi ko kanina, halatang natatakot sila kay Sejun kasi nga siguro dahil yun ang pinuno nila eh nakakatuwa kasi kahit sa mga ganung part, yung mga pa-joke lang, alam niyo yun, parang nire-respeto pa rin talaga nila si Sejun and magandang bagay yun. And as a grupo, maganda yung ganung bonding na minsan may biruan kayo, minsan may mga asaran din kayo, pero ang importante guys, huwag tayong mapikon, diba? Kasi ang pag napikon ka, talo ka talaga eh. Pero okay lang yun kasi kailangan mo rin magbiro-biro minsan, di ba? Kasi para masaya, di ba? So, ang dami ko talaga natutunan for today. Thank you so much sa video na to. Ayan, and thank you so much sa nag-suggest nito, si Rachel Landy. Maraming salamat. And ayun na nga, kung hindi nyo pa nga napapanood yung aking recent upload, panoorin nyo na yan. And syempre guys, don't forget to like and share this video. And you can drop a comment dyan sa baba.
mag-comment lang kayo and mag-suggest lang kayo. And then next, gagawin na natin yung mga naka-pending pa. Ang dami pa, guys. And pagpasensyahan nyo na, okay? So, ayun na nga. Maraming salamat. And again, guys, this is Amazing John, who's ang inyong amazing friend. And see you again on my next reaction video, guys. Goodbye, everyone, and have a nice day. Bye! Thank you!